first of all, sobrang thankful kami kasi parang binigyan kami ng opportunity na pumunta for the movie of Toni and Coco. And yun nga, we're all excited kasi ilo-launch namin this Sunday. Parang hinintay rin namin to, nag-prepare din kami. Parang ang dami namin dinaan ng preparation and yun, excited. For me, nagulat nga ako actually kasi yun, as much as matagal na kami prepare, yung mga opportunity na ganito, blessing yun, hindi ko in-expect. So, yun, natutuwa ko na may chance kami ng theme song para sa isang star sa mga movie. Sobrang humble pa. Siyempre, masaya. Masaya, excited, and sobrang thankful and blessed kami kasi naging part kami ng Coton na sinasabi. And which is Coco Martinez and Toni Gonzaga. Yes. Ayun, nagulat kami nung sinabi sa amin na kantahin niyo to. Hindi namin una first, 'di ba? Hindi natin alam na para pala sa movie. Ako hindi ko alam na para sa movie. Tapos biglang sinabi na ito yung gagamitin para sa movie ni Coco Martinez and Toni. Yeah. Kaya sabi ko, binigyan tayo ng ng chance na tayo yung kumanta ng isang malaking isang malaking movie na gagawin ng stars. Well, actually, ako hindi ako familiar talaga sa song, but pinakinig nila sa amin. It's a old song, and actually, ito yung first English song na kakantay namin. Kasi lahat ng singles namin sa Tagalog. So, it's something different, tsaka iba yung, ibang-iba sa amin. Kasi wala namang ganung genre sa amin eh. Like, wala kaming ganung influence. So, it's something different, and nag-enjoy lang kami. At first, parang, isip namin parang, parang ganito yung song. Kasi, yun nga, since hindi naman kami sanay sa ganun yung pinaparinggan. But then again, parang nag-grow siya sa amin. Para sa akin naman, although hindi ko generation, hindi din generation ng parents ko, alam ko generation ng grandparents ko. Like, say, nung bata ako, yung daddy ko, ano siya, 4 tops, 3 to 6. Tapos, nabanggit niya sa akin, parang yan yung gusto mong lola mo, gawin niya. So yun, as a kid, narinig ko na. So when I heard the song, yung chorus, yung verse, hindi ko masyado na yung medyo blurry sa akin. Pero yung chorus, sabi ko, parang naalala ko, parang buong taong kanilang sa. So yun, medyo familiar siya sa akin. So medyo, from that standpoint, medyo na-excited ako. Pero at the same time, yun nga, like what Joseph said, medyo nag-anong, paano natin gagawin ito? At first, when we first heard the song, sabi ko, wait, paano natin gagawin ito? Kasi medyo iba ka siya. Pero our producer Kiko, you're the best, Kiko. Ang ginawa niya, he brought it more up to date, may konting pop flavor, hindi lang siya parang R&B soul like in the 60s kasi yung origin ng song. Nagkaroon ng more of a pop, mas snappy. So, mas I can say nagko-connect sa generation namin today. Mas up to date ng konti.